Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa kaburulan, kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasakasama niya. Suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon na tinagurian niyang Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinagurian niyang Buanerges, na ibig sabihin mapupusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo at Tadeo, si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Biyernes ngayon, araw ng pasasalamat, araw ng pagdaing ng ating mga panalangin at kahilingan, at araw rin ng pagdedebosyon sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. At dahil po dito, ating palakpakan ang Panginoon sa kanyang kabutihan. May kakayahan ba tayong maging tagasunod ng ating Poong Jesus Nazareno? Sa atin pong mabuting balita na pangalanan, pagkatapos manalangin ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno ang kanyang 12 apostol. Nang ibinigay ang kanilang misyon ng pangangaral, pagpapagaling, pagpapalayas ng demonyo. No? Pero magandang pagnilayan na yung 12 yun, kung papansinin natin, iba't iba ang pinanggalingan, iba't iba ang naging tawag sa kanila. Subalit sila ay magkakasama at iisa, pinag-iisa ng ating mahal na Poon. No? Siyempre, naririyan si Simon, o si Simon Pedro. No? Pedro, dahil ito ay sa Griego, ito'y bato. No? Ang siyang namumuno sa 12. Naririyan din yung mga tinawag niyang Buanerges, no? Anak ng kidlat. No? Yun yung literal na ibig sabihin niya. Mga mapupusok, no? Sa pag-iisip, sa pananalita. Subalit yung kapusukan nila ay may taglay na katapatan sa ating mahal na Poon. No? Naririyan din yung mga napangalanan lang dito, subalit sa pagpapatuloy na lamang ng kwento ng mabuting balita, sila natin nakikilala. No? Kasama rin ang mga makabayan. No? Mga naniniwalang itatatag ang kaharian ng Diyos dito sa lupa, sa Jerusalem. Subalit alam natin na iba ang itinuturo ng ating mahal na Poon, no? Na magsisimula rito ang kaharian ng langit at magiging ganap lamang sa susunod na buhay. No? Subalit sa pagkakaibang ito, sila'y tinawag pa rin ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. At magandang pagnilayan po ito dahil katulad ng 12, lahat tayo dito iiba. Hindi lamang sa pangalan, hindi lamang sa pagmumukha,
hindi lamang sa ating nakagawian at pinanggalingan sa buhay, pero baka iba rin, iba-iba rin yung ating pagpapahayag ng pagiging tapat sa Diyos. Siguro yung iba sa atin talagang everyday nandito sa simbahan o tuwing Biyernes at Linggo. Yung iba siguro ngayon lang napadpad, napadaan lang. O yung iba matagal nang hindi nakakabalik sa simbahan ng Quiapo man o sa pananampalataya man. Pero sa kabila ng pagkakaiba, tinatawag tayong makipagkaisa sa Diyos. Hindi lang sa kadalasan ng pananalangin, hindi lamang sa kadalasan ng pagdedebosyon, pero yung pagiging buhay ng ating pananampalataya sa araw-araw na buhay. At kung paano nabubuklod ang 12 sa katapatan sa Diyos, tayong lahat ay nabubuklod ng tawag na maging tapat sa Diyos. Magandang gabay po yung ating salmong tugunan, no? Yung 84 na salmo ay tungkol sa katapatan at pag-ibig ng Diyos na nagiging sagana at mabunga ang bayang Israel hindi dahil sa nagagawa lang nila. No, kung tutuusin, sa mahabang kasaysayan ng Israel, mas marami silang nagagawang kasalanan. Minamasamaan pa ng loob ang Diyos dahil hindi nakukuha ang gusto nila. Pero ano ang nakapagtatag sa Israel? Pag-ibig at katapatang nagkakadaupalad. At gayon din ang tawag sa atin. Kaya natin tinugon ganina, pag-ibig at pagtatapat, no? Hindi lang pagtatapat na magiging makatotohanan sa ating mga pagkukulang, sa ating mga kakayahan, pero yung pagiging tapat sa Diyos, magkakadaupalad. At ang ibig sabihin nito, nasusukat ang katapatan natin. Nasusukat ang pagiging deboto sa pamamagitan ng pagtanggap at pagbabahagi ng pag-ibig at pagmamalasakit ng Diyos. At dahil iba't iba ang kaya nating gawin, iba't iba ang ating mga pinanggalingan, iba't iba ang ating pagkakakilala sa ating sarili, para bang pinapaalalahanan tayo na iba't ibang paraan din ang pagiging mapagmahal at pagiging matapat sa Diyos. Sa trabaho man natin, sa ating pagiging magulang o pagiging anak, pagiging kamag-anak, pagiging kaibigan, pagiging kabayan, pagiging kapatid sa komunidad, lahat po ng ating tinutunguhan sa buhay ay isang hamon, isang tawag para maging matapat sa Diyos. Gaya na lamang ni San Sebastian, inialay ang kanyang buhay sa panahon ng kung saan ang mga Kristiyano sa kanilang paniniwala ay pinarurusahan. Subalit hinarap niya yun ng matapang. Tayo kaya mahaharap natin ng buong katapangan at lakas ng loob na isabuhay ang ating pananampalataya, ang maging mapagmahal, mapagmalasakit, mapagbigay ng pag-asa sa kapwa. Kaya naman sa pagpapatuloy ng ating misa, hingin natin ang biyaya na maging matapat at maibiging mga tagasunod ng ating mahal na poon, kagaya ng 12. Nang sa gayon ay lalo tayong magiging mas malapit sa Kanya, mas magiging katulad niya. San Sebastian, Martir, ipanalangin mo po kami. Magsitayo na po ang lahat.